Magandang araw po. Kumusta na po kayo? Nasa mga unang linggo pa rin po tayo ng bagong taon. Kaya tatalakay tayo na ngayon ng isang paksang makakatulong sa pagharap sa taong ito. Pag-usapan natin kung paano makokontrol ang ating isip at emosyon sa panahon ng anxiety o pagkabalisa. Samahan po niyo ako dito sa Asin at Ilaw. May mga taong ayaw aminin na sila'y nababalisa o natatakot. Ang focus natin ngayon ay tungkol sa uri ng anxiety na masasabi natin hindi matindi at hindi kayang itanggi. Talakay natin ang paksang dealing with anxiety. Pero iba po ang anxiety o kabalisahan. Once na pasukin ito ang puso natin, mahirap itong kontrolin o pakalmahin. In fact, mabilis na umaandar ang isipan natin. Makaka-imagine tayo ng mga pangit na kaganapan na pwedeng dumating sa atin. Paano to, Ma? Ma, hindi ko alam. Baka, paano kaya si Junior hindi maagapan at hindi ng lasong na inom niya? Anak, kalmahin mo ang sarili mo. Inaasikaso na ng mga doktor ang anak mo. Pag nalaman to ni Roger, Ma, sigurado maghihiwalay kaming dalawa. See? Very advanced ang takbo ng isip natin kapag balisang balisa po tayo. Kasunod po niyan, nagre-react na rin ang ating katawan. Adrenaline rush, kung tawagin po na yan. Nakaka-experience tayo ng mabilis na timok ng puso, paghahabol ng hininga at pamamawis ng buong katawan. Occasionally, pakiramdam natin, aatakhin po tayo sa puso. Ang tanong ngayon, sa mga ganitong panahon, paano natin mababawi yung control sa ating isip at emosyon? Madalas nating marinig, kung magtitiwala ka sa Diyos, mawawala ang iyong takot. Hindi po natin kinukontra yan. Kasi totoo po yan. However, bigyan natin ng puntos ang realidad na kapag nasa gitna tayo ng matinding anxiety at tumatakbo ang ating emosyon, napakahirap kumbinsin ang ating sarili magtiwala. Hindi po ba? Ganun pa man, makakatulong sa atin ang mga sumusunod na suggestions para dahan-dahan tayong magkaroon ng kapanatagan sa ating buhay. Una po, siyempre, dapat manalangin tayo na mayroong hindi question sa God, hindi doubt sa God, kundi manalangin po tayong mayroong pagpapasalamat. Sa aklat po ng Pilipos, sulat ni Pablo, ganito po ang binabanggit po sa atin. Pilipos, Kabanatang 4, 6 hanggang 7. Atin pong basahin ang nakasulat po dito. Alam ko makakatulong po sa ating lahat ito. Ang wika po sa atin ni Apostol Pablo, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagkapasalamat ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Pagpalain tayo ng Diyos sa mga salita nito, napaganda po, di po ba? Nilagay tayo ng panalangin sa posisyong pagsuko at pagdedepende sa Diyos. Tinatanggap natin na hindi natin kaya sarili natin ito. At ang Diyos po'y nalulugod, alam ba niyo yun? Kapag sinabi natin, Diyos, hindi ko po kaya to at ikaw lang makakatulong sa akin, nalulugod ang Diyos doon. At sa oras na sumuko po tayo sa Diyos, magkakaroon tayo ng kapanatagan dahil alam nating siya ang in charge sa mga bagay na hindi natin makontrol sa ating buhay. Pansin po natin yung verse May component ito na madalas nakakaligtan ng marami sa atin, yung pagpapasalamat. Madaling maghingi ng tulong, patnubay, at relief sa mga kabigatang dinadala natin, pero
nahihirapan tayong magpasalamat. Alam nyo, kahit nasa masalimut na kalagayan tayo, marami tayong pwedeng ipagpasalamat. Pasalamatan natin ang Diyos sa pangakong hindi tayo iiwan. Hebreo 13:5-6. Ipagpasalamat din natin na kapag tayo mahina, ang biyaya niya ay sapat at lalong nagiging evident ang kanyang kapangyarihan. Ikalong Korinto 12:9. Pasalamatan natin siya na hindi niya pahintulutan ang anumang pagsubok na hindi natin malalagpasan. Ito'y napakabuti ng Diyos. Kaya may pagsubok ka, may problema ka ngayon, kaibigan ko, kapatid ko, sapagkat pinahintulot ng Diyos kasi alam niya kaya mo yan. Unang Korinto 10:13. Pasalamatan natin siya sa mga bagay nito at sa napakarami pang iba. Sabi sa unang Tesalonica 5:18, in everything give thanks. Overtime, makita natin na ang takot natin ay napapalitan ng kapanatagan. Hindi po ba? Ang isang magandang payo kaunin nito, lagi tayong manalangin at huwag na nating hintayin pa yung panic attack bago manalangin. O ma, alis muna po kami. Maglalaro muna po kami. Punta lang po kami sa playground ni Zing. O sige, ingat kayo ha. Sige po. Balik agad. Father God, lumalaki na po ang mga anak namin ni Roger. Sooner, magiging independent na sila. Tulungan niyo po kami mag-asawa na patuloy na magtiwala sa inyo para sa buhay ng aming mga anak. Na huwag kami mangamba o matakot para sa kanilang kinabukasan. Naniniwala kami na you are the God of protection and provision. Ang prayer and meditation ay katulad ng pag-ehersisyo. Pinalalakas tayo nito at para sakali mang dumating yung panahon na nagsisimula tayong magkarandam ng takot, may nakaimbak na tayong lakas para harapin ang takot nito at pakalmahin ang ating sarili. Di ba mga salita ng Diyos? Yan po yung talagang nagbibigay sa atin talaga ng lakas. Di po ba? At yung panalangin, nagbibigay sa atin talaga ng lakas. Ang ikalawa po, bigyang pansin din natin ang ating kalusugan. Kapag sobrang balisa ang isang tao, tinatamaan na rin ang kanyang physical health. In fact po, dun sa aklat po ng Mateo 6, tungkol po sa kabalisahan, hindi lang po yung physical health, nagpapaikli po ng buhay yung tinatawag nating anxiety or kabalisahan. Actually, ang panic attacks ay sinyalis na hindi natin na-handle ng maayos ang stress, di po ba? Na makakabuti po kung ahanap tayo ng material na nagtuturo kung paano i-relax ang katawan. Kapag tumatangs ang level ng anxiety, mari ding kumonsulto po tayo sa doktor para sa kukulang payo at gamot. Huwag po tayong matakot, huwag po tayong mahiya na sabihin natin na tayo rin po'y nakakarandam ng ganyan. Mga kapatid, importanteng nasa mabuting kalagayan ang ating katawan para magkaroon po tayo ng focus sa spiritual and mental aspects. Kaya po dun sa unang Tesalonica 5:23, ay talaga pong sinasabi sa atin na atin pong pangalagaan, preserve your body, your spirit, and your soul. Di ba ba? Kasama pong katawan sa preservation. So, ang katupong suggestion natin ngayon, magbasa tayo ng encouraging verses mula sa Bible. I suggest na magkaroon po tayo ng compilation ng mga verses na pwede nating panghawakan sa panahon po ng ating mga pangamba. Ang salita ng Diyos ay nagpapalakas sa atin. Halimbawa po dyan, yung Awit 23. Di ba? Awit 91. Magandang mabasa natin yung patuloy at ulit-ulit. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 4:13, lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Very powerful po itong mga verses na ito. Paulit-ulit natin itong basahin, i-meditate, at makita po natin. Ito po'y makakatulong na malaki sa atin. Maganda nga po ay i-memorize pa nga natin. Di po ba? Upang sa magkaganon, kahit saan tayo naroon, ulit-ulitin lang po natin banggitin. Inihayag nito sa atin kung ano ang misbeliefs at kung ano ang katotohanan. At yan po ay totoong magbibigay, sigla, pag-asa at lakas sa atin. Ikaapat, alamin natin ang tunay na dahilan ng ating kabalisahan. Ano ba talagang, saan ito nanggagaling? May kinalaman ba ito sa emotional aspect? Maraming tao kasi ang nakakalimot i-consider ang kanilang emosyon. Ang sabi nila, it's all in the mind. Ellen, ano ka ba? Kanina ka pa. Si Lorna,
Inaano talaga ako, kinakabahan ako eh. Si Gary lang kasing kasama ni Eling sa bahay. So, ano masama dun? Hayaan mo ang dalawa mag-ama. Magkasama ng isang linggo. Habang nasa conference tayo sa Baguio, eh relax mo yung sarili mo nga. Huwag naman sana. Dalagita na si Eling. Huwag naman sana niyang maranasan ang naranasan ko sa tatay ko. So, sexy nang yan. May pangamba yung nanay para sa anak niya, di po ba? At yung pangamba niya ay bunga na nagdaang pangyayari sa buhay niya. Meron siyang unresolved pain sa kanyang puso. Kapatid, kaibigan, kailangang matukoy natin kung ano ang real cause ng ating anxiety. Posible kasing hindi naman yung pangamba natin ang issue, kundi yung emotional pressure sa buhay natin. Makakatulong kung sasangguni po tayo sa isang Christian counselor o sa ating mga manggagawa at tagapangaral o sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan. I-release po natin ang ating mga hidden fears sa kanila. Magtiwala po tayo sa mga taong masabi po natin, lalo tigit mga church leaders po natin. Magtiwala po tayo sa kanila. At gusto ng Diyos, i-share natin sa aklat po ng Santiago 5, sinasabi po mag-share po tayo ng ating mga fears, mga kasalanan po natin, so we can pray together. Panghuli po, tingnan natin ang anxiety bilang isang importanteng bagay sa buhay natin. Maring ang naranasan nating anxiety ay nasa extreme level. Normal lang po na gustuhin nating makadama ng relief. Sino po bang ayaw makadama ng relief? Diba? Lahat po tayo. Pero sa halip na iwasan natin ang anxiety, isipin natin kailangan natin itong daanan dahil may malaking value ito sa ating buhay. Ito ay isa sa paraan upang mag-mature po tayo at lalo po tayo maging malapit sa Diyos. Katulad po ito ng matinding sakit na naranasan ng isang babaeng manganganak. Tanggap niya yung sakit. Tanggap niyang kailangan niya itong pagdaanan para maisilang niya ang kanyang sanggol. Ganyan din po ang ating emotional pain. Malaki ang value nito para magtiwala tayo sa Diyos at lumago po tayo sa relasyon natin sa Kanya. Sabi nga, Romans 8:28, all things work together for good. Hindi po ba? Ano man ang mangyari, lahat pinapaintulot ng Diyos sa kabubuti nating lahat. Purihin po ang pangalan ng Panginoon sa paksang tinalakay natin sa araw na ito. At ngayon po, dadako tayo muli sa question and answer portion. Ngunit bago po yan, atin munang pakinggan ang isang inspiring number mula po sa Vesper Choir. Thanks unto the Lord.
Maraming salamat po sa choir, ganyan din po sa lesson ni Brother Mel. Mm-hmm. At welcome po sa segment na ito ng Asin at Ilaw, Brother Jonathan Orillasa po. Brother Roger Miguel. At nais po naming basahin at bigyan ng ilang insights ang katanungan ng isang nating manonood. Brother Roger, napakaganda ng kanyang tanong pero medyo mabigat. Isa po akong pastor's wife, ang sabi niya. Mm-hmm. Ang asawa ko po ay pastor sa isang maliit na iglesia. Bukas po ang palad niya, talagang giver po siya. Mm-hmm. Halos lahat ng miyembro ng iglesia ay sa kanya lumalapit kapag nagigipit o nangangailangan. Mm-hmm. Sumasama lang po ang loob ko dahil kami pong pamilya niya minsan ang kinakapos. Dahil imbes na allowance namin yun sa isang linggo ay nababawasan pa yung allowance namin. Hiniling ko na po na huwag masyadong tumulong at sana'y isipin naman niya na meron siyang pamilya. Ano? Pero at the same time, nakokonsyensya rin po ako dahil sa alam kong higit na nangangailangan ng aming mga members. At the same time, pati po ang aming mga anak ay nagsasakripisyo din. Sa halip na sumakay sa jeep, sa pagpasok sa school ay naglalakad na lang dahil nga naibigay na ang allowance niya. Hanggang saan po ba ang dapat naming maging pagtulong? Mayroon po bang guidelines sa ganitong sitwasyon? Alam mo, parang marami siyang alanganin na ano eh. No? Minsan natutuwa siya, naiintindihan niya. Mm-hmm. Pero minsan parang pag na-apektahan yung kanyang pamilya, parang nagtatalo. Lalo tingin ang babae. Yes. Mm-hmm. Pero maganda yung ano yung sinabi niya na giver, bukas pala, that giver yung kanyang asawa. Correct. That's a good trait. No? Mm-hmm. And dapat talaga mga pastor, ang mga ministro ay talagang dapat magbigay ng halimbawa sa ganung pamumuhay. Number one, na nagbibigay ng halimbawa sa pagiging generous. Yeah. Sa pagiging bukas ang palad sa pagtulong. Yes, that's true. Sapagat the Bible from the Old Testament hanggang sa New Testament, mm-hmm. siguro hindi lamang 10-20 na mga talata na sinasabi na kinakailangan magkaroon tayo ng puwang sa pagtulong sa mga nangangailangan. Yes. At saka nagiging very strong yung ministry mo once na ganun na ugali mo. Kanya lang, meron mga situations na kagaya niyan, halimbawa, ano sinabi nung kanyang asawa, mm-hmm. na nakaka-apekto na sa kanila somehow. Correct. And sabi niya nga dati, nakakasakay sila ng jeep, yung mga anak niya, pag pumapasok. Mm-hmm. Ngayon naglalakad na lang, medyo, yeah. mukhang medyo, ano yun, grabe naman ang ano yung sitwasyon. Well, sa akin, Brother Joe, although alam natin no, na talagang mabuti ang maging generous, mabuti ang maging bukas palad, mm-hmm. pero I think pagkahalimbawa nakaka-endure, mm-hmm. sa family, yung pagiging bukas palad, pagtulong mo sa mga nangangailangan, uh-huh. I guess dapat siguro ay panahon na para balansi, hindi lang mag-asawa yon, pag-usapan mm-hmm. nila siguro yon. Mm-hmm. At sabihin, baka hindi alam nung lalaki, dahil kasi siguro siya ang nakakaalam lang, siguro magandang ipaalam din sa lalaki yung nagiging sitwasyon. Pero palagi ko alam, kasi sabi nga niya, huwag namang hindi ka tutulong, huwag lang masyadong tumulong. Kaya palagay ko nag-uusap, pero talagang iba yung lalaki. Ang garanti talaga. Hindi naman sabagay. Pero sa akin, pag mag-asawa, pag-usapan yun eh, dapat yung budget eh. That's correct. May present niya. Dear, ito yung budget. I think dapat mapag-usapan natin. Yayain niya ang kanyang asawa sa isang maayos na pagpaplano ng pananalapi. Uh-huh. At talagang patunayan niya yung nagiging sitwasyon. Na talagang hanggang ganito lang tayo. So, meron siguro tayong pantulong. Ito lang pwede nating ibigay sa mga pagtulong natin sa nangangailangan. Mm-hmm. And I firmly believe na hindi lamang naman talaga siya ang concern dito. That since member itong pinag-uusapan, mm-hmm. I think may mga member naman siguro mas may kakayanan. Ano? Magandang puntos siya. Hindi ba? Na siguro dapat kausapin niya rin at humingi siya ng tulong doon sa mga mayayaman at may mga kakayahan sa kanilang miyembro. Palagi ko maganda nito na gawin isang corporate effort. Yung nga, sabi mo nga na hindi lang naman siguro dapat si pastor ang nagpapasa ng lahat ng ito. Kundi dapat, pagkailan matututo yung iba? Natututo si pastor na maging generous, bukas ang palad, ano, hindi siya tight-fisted, sabi nga. Yes. Pero paano naman yung iba? At paano naman magkakaroon ng mga flowing ng blessing yung iba kung hindi naman sila natututo magbigay? Tama yun. So, corporate effort. Yes, so tama at yun. At niya. Dahil kasi bahagi ng iglesia yung tinatawag na benevolence, di ba? So dapat talagang yung ministry na yun ay huwag pabayaan ng maraming mga miyembro dun sa na may kakayanan. Pero alam mo kung minsan talaga yung pagiging generous, alam mo kung sino yung generous, laging siya nilalapitan. Mm-hmm. Pansinin mo sa church, ano? Kung sino yung laging nagbibigay, siya lagi yung natotokahan, siya lagi nahinga, siya nasusulatan. At dito napapansin ko, nasabi dito,
yung mga miyembro, halos lahat ng miyembro ng iglesia ay sa kanya lumalapit kapag nagigipit o nangangailangan. Yes, talagang ganun. So, mukhang merong hindi magandang pattern. Mm-hmm. At wag na wang mangyari, tayo namin nagbabasa lang, we are reading between the lines. Sabi nga, baka naman naabuso. Baka nga yun. Most probably. Oy, madali naman palang ano yun si pastor, madali naman palang, o ganit, konti mo lamang iyak, ay pwede na. Tama. At hindi na nababalanse kung talaga nangangailangan, legitimately, etc. Although siguro nangangailangan talaga, yes. At alam ni pastor yun. Pero bakit naman siya lamang lagi ang nalalapitan ng lahat? At saka, Brother Joe, meron talata no, sa 1 Timothy, okay. Sa 1 Timothy 5:7. Okay. I think interesadong maisingit ito doon. Sure. May sinabi doon na, ang sino mang hindi kumalinga sa kanyang sariling pamilya, lalo sa kanyang sariling sambayan, lalo na sa kanyang pamilya, ay tumiwalag sa pananampalataya at mas lalong higit kaysa hindi sumasampalataya. I think ang pinag-uusapan dito yung mga widows na nangangailangan talaga. Okay, yan ang tulong. Context. Alright? Now, may sinabi dun si Pablo, I think, na bago tulungan ang isang widow, dapat yung mga kamag-anak niya muna ang maunang tumulong. Siguro magandang punto rin na isipin ng mga ibang miyembro na mahihirap, yes. Na bago siguro sila pumunta doon sa pastor o kaya kanino man, yes, siguro mas maganda na doon muna sila sa mga kamag-anak nilang may kakayanan. Yun lang. ibang puto ng usapan na yun. Tsaka marami na rin nahira, marami na rin nahingi. Kanya siguro. Mas lalo kawawa naman yung pastor natin dito. Inaano ko lang. Tama ang puntos mo. Mm-hmm. At yun ang turo ng Biblia. Mm-hmm. Sa 1 Timothy 5:8, sabi mo nga, if anyone, sabi nga ng Biblia, mm-hmm. if anyone does not provide for his relatives, mm-hmm. and especially for members of his household, mm-hmm. he has denied the faith. Mm-hmm. And is worse than an unbeliever. Yes, that's true. So tama, dito, ang context na dito, yung mga widows na meron namang mga anak at mga apo, mm-hmm. siguro, mm-hmm. na pwede namang tumulong, mm-hmm. pero bakit ang tumutulong pa? Mga church members pa, samantala, mm-hmm. at ayaw ni Apostol Pablo ng ganon. Yes. Ayaw ni Apostol Pablo na may tutulong na mga anak at mga apo, eh ang pinatutulong ay kung sino-sino. At ang iglesia ang inuobliga, mm-hmm. na tumulong. Tama yun. At ang sabi, kung ganon ang nangyayari sa mga members na ito, na sila ang dapat tumulong, eh, ang pinatutulong nila ibang tao, eh, masama pa raw yun sa hindi. That's true. Mabuti pa, idinay niya ang kanyang pananampalataya. So, napakagandang tumulong, mm-hmm. as I've said. Correct. Pero once na meron ng efekto yun sa, mm-hmm. sa pamilya mo, mm-hmm. I guess, kinakailangan, I think yun ang sinasabi nating limit or guidelines dun sa pagtulong. Well, Brother Roger, alam ko na mayroon ka pang sasabihin, pero we do not have enough time. Yeah. And ako po naniniwala na maganda ang tumulong, pero pastor, siguro maganda, hindi lamang po tayo ang tumulong. Baka second level, baka naman dapat nating turuan yung mga tao kung paano magiging productive. Ano? Kung paano sila makakapaghanap buhay sa kanilang sarili para hindi naman idinadagan o ipinapasa sa atin lahat ang mga pangangailangan nila. Baka lang naman hindi mo pa nagagawa ay pwede pa rin i-consider yung bagay na yun. Muli po, nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagtatanong sa pamamagitan ng programang ito ng Asinadila. Kung meron pa po kayong mga katanungan, patuloy lang po niyong ipadala ang mga katanungan ito. At sa abot po ng aming makakaya, aming pong sisikaping bigyan ng kaliwanagan ayon po sa salita. Muli po, binabalik namin kayo kay Mel Maldupana. Maraming salamat muli, Brother Joe and Brother Roger, sa inyo pong mga ibinahagi ngayon sa ating programa at sa mga nanonood sa atin ngayon. Nag-aanyayan po kaming patuloy sa inyo na kayo po'y sumulat sa amin o mag-email po sa amin upang ang mga bagay na nasa isipan po ninyo na naghahanap po ng katugunan ay makatulong po kami sa inyo. Maraming salamat din po sa Vesper Choir sa isang napakagandang awitin na ibinahagi sa ating programa. Muli po mga kaibigan, sa susunod pong linggo, magsama-sama po tayo sa kagalakan ng ating mga pusong pag-aralan ng salita ng Diyos. Dito lamang po sa Asin at Ilaw.